Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martiricazo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon, amihang palis, nakakaapekto sa Mindanao. Lokal na balita, 150 sako ng basura ang nakolekta. BFAR Davao, nagbabala laban sa mga pangingisda gamit ang mga kemikal. Higit na 60 lisensyadong pamilya ng foster, 82 bata sa foster care sa Davao. Layunin ng TESDA sa barangay na palakasin ang mga komunidad. Pambansang balita, ipinapakita ng pag-aaral ng nakapanghihinayang na kalagayan ng marine life sa Sandy Cay ng Pilipinas. Amerika, Japan, Australia, Pilipinas ay tumatawag sa China tungkol sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Balita sa Ibayong Dagat. Ang mga sandata ng North Korea ay pumapatay sa mga Ukrainians. Ang mga implikasyon ay mas malaki. 3 inaresto at kinasuhan dahil sa pagpatay sa isang aktivistang Sheikh sa Canada. Balitang aliwan, family firm na ginagawang sining ang mga hindi gustong piano. Magbabalik ang Voltes 5 Legacy sa GMA ngayong Mayo 6. Balitang pampalakasan, Tots Carlos, Creamline, inalis si Cherry Tigo sa daan patungo sa isa pang finals appearance. Umalis si Arsenal na nagdarasal habang nagniningning ang Man City habang papalit ang pagtatapos ng laro. Tampok na balita, ang liblib na likas na paraiso ng Cuba. Halo-halo ang orihinal na mekos-mekos ng kulturang pop ng Pilipinas. Mga kwento sa tabi-tabi. Kaganapan sa Kabagyo. Sa ating trivia, alam mo ba na ang Davao City ay kilala sa mga umuunlad nitong programa sa pangangalaga ng Agila? Ulat panahon, ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng amihang palis, localized thunderstorms, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Lokal na balita, isang opisyal mula sa Auxiliary Service Unit, ASU, ng Davao City ang nagsabi na humigit kumulang 150 sako ng basura ang kanilang nakolekta sa kanilang paglinis noong Sabado, Abril 27 nitong taon sa kahabaan ng Agro-Industrial Foundation College of the Philippines, AGRU, papalapit sa Felcris Centrale. Paul Bermejo, ASU Head, nilinis ng Bantay-Dagat Volunteer ang lugar kung saan ginawa itong open dumping site ng mga residente at nakakolekta ng humigit kumulang 148 na sako ng pinaghalong basura at 8 sako ng bote. Samantala,
ipinahayag ni Bermejo na bumaba ang bilang ng mga sako ng basura sa kanilang nakalap simula nang nagsimula ang El Niño phenomenon. Sa karaniwan, humigit kumulang 2,600 na sako ang nakakalap ng opisina nila kada buwan sa kanilang buwan ng paglilinis ng Sabado, kung saan humigit kumulang 300 bantay-dagat volunteer ang lumahok. Ibinunyag din niya na dahil sa video na ini-upload online sa isang netizen ng mag-asawang Badyaw na nagtatapo ng basura sa Coastal Road, tinawag ni Davao City Mayor Baste Sebastian Duterte ang atensyon ng kanyang unit at sendro para bumuo ng team na tutugon sa sitwasyon. Noong 3rd ng Abril, nagsasagawa ng dialogo ang tanggapan sa komunidad ng Badyaw at nangako ang lokal na komunidad na hindi na ito mauulit. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Davao Region, BFAR Davao, sa publiko laban sa paggamit ng mga nakalalasong substance sa panghuhuli ng isda, dahil ito ay lumalabag sa Republic Act Number 10654 o kilala bilang Philippine Fisheries Code of 1998. Sa isang pahayag na inilabas noong April 30, 2024, pinaalalahanan ng BFAR Davao ang publiko na ang paghuli ng isda sa pamamagitan ng paggamit ng mga nanganganib o mapanganib na kimikal ay lumalabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code 1998 na nagsasaad na ito ay labag sa batas para sino man ang taong mahuli, kumuha o mangalap o dahilan upang mahuli, kunin o ipunin ang mga isda o anumang uri ng mga pangisdaan sa karagatan ng Pilipinas ay sa paggamit ng pampasabog, nakalalason o nakakalason ng mga sangkap tulad ng sodium cyanide, napapatay, magpapatigil, magpapawalang bisa o magdulot ng walang malay sa isda o species sa o ng palaisdaan. Ito ay matapos makatanggap ang ahensya ng mga ulat noong Abril 29 tungkol sa dalawang individual na umano'y gumagamit ng mga nakakapinsalang sangkap sa baybayin ng dahikan Mati City, Davao Oriental noong Abril 27. Isang opisyal mula sa Capacity Building Unit ng Regional Alternative Child Care of Davao Region, RACO Davao, ang nagsiwalat na may humigit kumulang 60 lisensyadong pamilya ng foster sa Davao Region. Sinabi ni Shena Laika M. Dulu Lasa, in charge ng Capacity Building Unit ng RACO Davao, sa kapihan sa PIA noong Biyernes ng umaga, Mayo 3, 2024, sa NCCC Victoria Plaza, Davao City. Nasa kasalukuyan, mayroong 62 mga lisensyadong pamilyang kinakapatid at 82 mga bata sa ilalim ng pangangalaga sa rehiyon. Binigyang diin ni Dulu Lasa ang pagkakaiba sa pagitan ng foster care at adoption. Ang adoption ay isang permanenteng paglalagay ng mga bata, habang ang foster care ay isang alternatibong child care program na isang pansamantalang paglalagay ng mga bata sa o na pinabayaan, inabuso, inabandona at sa iba pang mga espesyal na kalagayan upang ang mga lisensyadong pamilyang kinakapatid ay kanilang saglit na makakasama. Pinalalakas ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga programang pagsasanay nito sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng TESDA sa barangay. Ang programa ay isang inisyatiba ng isang flagship program ni Secretary Suharto Magudadato na nakatutok sa pakikinabang ng 1.2 milyong Pilipino sa pamamagitan ng Mainstream Technical Vocation
Education and Training, TVET, sa antas ng barangay. Sa pakikipag-usap sa mga lokal na punong ehekutibo sa Doset Tani Hotel noong Abril 30, isiniwalat ni ASRAE A. Banto, Regional Director ng TESDA Davao, na kailangan ng ahensya ang tulong ng mga community-based training programs, kabilang na ang pagkilala, pagpopondo at inclusivity. Pambansang balita, sinabi ng mga mananaliksik at eksperto sa Pilipino noong Sabado, Mayo 4, 2024, na ang marine life sa Sandy Cay sa West Philippine Sea or WPS ay nasa degraded state na. Ang isang pag-aaral ay sinagawa ng University of the Philippines UP Institute of Biology sa Sandy Cays 1, 2, 3 at 4 mula sa Marso 20 hanggang sa Marso 23 ay nagpakita ng mga patay na corals na nakatambak na mas mataas kaysa sa isang tao sa ibabaw ng mga buhay ng mga corales. Napag-alaman din na mayroong mababang pagkakaiba-iba at kasaganaan ng isda sa at mababang pagkakaiba-iba ng mga corales sa lugar. Napansin din ng karamihan sa mga buhay na corales sa Sandy Cays 2 at 3 ay maliit na malalaking anyo ay may kakaunting buhay na degraded o digitated at sumasanga na mga anyo sa malalalim na tubig. Ang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas ay tinawag ang China habang sila ay nagpapahayag ng seryosong pag-aalala tungkol sa sitwasyon ng East at South China Sea or West Philippine Sea. Sa magkasanib na pagpahayag kasunod ng pagpupulong sa Hawaii, ang Deputy Prime Minister at Ministro ng Depensa ng Australia na si Richard Marles, ang Ministro ng Depensa ng Hapon na si Kihara Minuro, ang kalihim ng Pambansang Depensa ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro at ang kalihim ng Depensa ng Estados Unidos na si Lloyd Austin III ay nagpapahayag ng matinding pagtutol sa mapanganib na paggamit ng China ng Coast Guard at Maritime Militia Vessel sa South China Sea. Napansin nila na paulit-ulit na pagharang ng China sa paggamit ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng kalayaan sa paglalayag sa mataas na dagat at ang pagkaputol ng mga linya na supply sa Second Thomas Shoal na bumubuo ng mapanganib at destabilizing na pag-uugali. Balita sa ibayong dagat. Noong ika-2 ng Enero, isang batang Ukrainian na inspector ng armas, si Christina Kimachok, ay nakakatanggap ng balita sa isang hindi pangkaraniwang missile na bumagsak sa isang gusali sa lungsod ng Kharkiv. Sinimulan niyang tawagin ang kanyang mga contact sa militar ng Ukrainian. Desperado na makuha ang kanyang mga kamay dito sa loob ng isang linggo, inilatag niya ang mga durog na labi sa harap niya sa isang ligtas na lokasyon sa kabeza ng Kiev. Sinimulan niya itong ihiwalay at kunan ng larawan ng bawat piraso, kabilang na ang tornilyo ng computer or at computer chips na may maliit kaysa kanyang mga kuko. Masasabi niya kaagad na hindi ito isang missile ng Russia, ngunit ang kanyang hamon ay patunayan ito. Inilibing sa gitna ng dulo ng metal at sprouting wires, nakita ni Miss Kimachok ang isang maliit na karakter mula sa Korean alphabet. Pagkatapos ay
nakatagpo siya ng mas detalyadong pagsasabi. Ang numerong 112 ay nakatatak sa mga bahagi ng shell. Ito ay tumutugma sa taong 2023 sa kalendaryong Hilagang Korea. Napagtanto niyang na tinitingnan niya ang unang peraso ng matibay na ebidensya na ginagamit ng ang mga sandata ng North Korea sa pag-atake sa kanyang bansa. Tatlong Indian national ang inaresto sa at kinasuhan dahil sa pagpatay sa isang Sikh separatist leader sa Canada na nagdulot ng malaking diplomatikong alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Si Hardeep Singh Nijjar, 45 years old, ay binaril noong Hunyo ng nakamaskara na mga armadong lalaki sa isang abalang paradahan ng kotse sa isang suburbs ng Vancouver. Ang diplomatikong alitan ay tumaas matapos ipahayag ng punong ministro Justin Trudeau na maaring sangkot ang gobyerno ng India. Mariing itinanggi ng Delhi ang paratang. Balitang aliwan, ang negosyo ng piano na pag-aari ng pamilya ay naghahanap ng mga malikhaing paraan upang magamit ang mga itinapon na instrumento ng sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa sining. Ang played and remade ay brainchild ni John Kelly, may-ari ng The Piano Shop Bath. Sinabi niya na ang negosyo ng Somerset ay hinihiling na mag-scrap sa pagitan ng 150 to 300 na hindi gustong mga piano sa isang taon. Bawat isa sa kanila ay may nakalaan para sa mga basurahan. Ngunit ang shop na dati nang nagtatrabaho kasama ang bandang Coldplay sa muling paggamit ng mga instrumento ay nag-aalok ng mga itinapon na piano sa mga artista ng libre para magawa nila itong mga gawa ng sining. Let's Bolts In again sa isang super robot action sa Voltes 5 Legacy. Sa ilalim ng timon ng Steam Director Mark Reyes, simula Mayo 6, weekdays ng alas 4 ng hapon sa GMA Afternoon Prime, Pinoy Hits at Kapuso Stream. Balikan ang aksyon, pantasya at nostalgia habang ang groundbreaking na seryeng Voltes 5 Legacy ay gumagawa ng pinakahihintay nitong pagbabalik ngayong tag-init. Sa pangunguna ng Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Rafael Radchico at Matt Lozano, ang makasaysayang live-action adaptation ay inire-replay sa GMA Afternoon Prime simula ngayong Mayo 6. Kahapon, Abril 16, nag-post ang GMA Network ng teaser video ng pagbabalik na agad umani ng mga positibong reaksyon. Ngayon, hindi na makakapaghintay ang mga masugid na manonood na muling mapanuurin ang epikong serye. Ayon sa ilang netizens sa Facebook page ng GMA Network, "Oh my God, wish granted. Ito ay nangyayari. Excited na ako. Panonoodin ko uli ito. Happy na naman ang inner child ko." Balitang pampalakasan. Gaya ng sinabi ng boss ng Manchester City na si Pep Guardiola, isang linggo na lang, tatlong laro na ang natitira. Siyam na puntos at kami ay magiging kampyon. 7, 6 at 3 puntos, mananalo ang Arsenal ng Premier League. Hindi gaanong naniniwala si Guardiola sa Manchester United noon dahil inaasahan niyang mananalo ang Arsenal sa bawat laro at bibisita ang Gunners sa Old Trafford sa
a 12 ng Mayo. Ngunit hindi ngayon, hindi niya kailangan. Kung mananalo ang City sa kanilang huling tatlong laro, mapupunta sila sa history book bilang unang kupunan na nanalo sa titulong Ingles sa apat na magkakasunod na season. Apat na layunin ng Erling Haaland laban sa Wolves ang nagsigurado na nalampasan ng City ang kanilang pinakabagong balakid ng madali. Ngayon ay pupunta na sa Craven Cottage ng Fulham at Fulham, isang kupunan na kanilang natalo ng 15 ulit na sunod-sunod. Natapos sila sa West Ham sa bahay, ang City ay hindi bumaba sa 1 puntos sa Etihad Stadium laban sa Hammers mula noong dumating si Guardiola noong 2016. Sa pagitan ay isang paglalakbay ng Tottenham, ang City ay hindi nakapuntos ng Premier League goal o nakakuha ng puntos sa bagong stadium ng Spurs. Nanalo sila doon sa FA Cup ngayong season. Gayunpaman at ang kupunan ni Ange Postecoglou ay nasa kakilakilabot na anyo. Sina Tots Carlos at ng Creamline Coal Smashers ang umasa or umaasa sa titulo ng Cherry Tigo crossover para makapasok sa 2024 PVL All-Filipino Conference Finals. Nakabook ang defending champion Creamline ng return trip sa finals ng PVL All-Filipino Conference na nagpapatalsik kay Cherry Tigo mula sa pakikipagtalo sa matunog na 25-16, 25-21, 25-20. Panalo sa semifinals sa Smart Araneta Coliseum noong Linggo. Ito ang 7th sunod na paglabas ng Coal Smasher sa championship round ng All Filipino or Open Conference at ang kanilang 5th pagkakataon mula nang maging professional ang liga noong 2021. Sa panalo, itinaas ng Creamline ang record nito sa 2-1 na may 7 puntos. Maging sa kaganapan ng triple tie sa semi-standing, ang kabuuang puntos ng Coal Smashers ay higit pa sa sapat. Tampok na balita. Mula sa Pirate Haven hanggang sa ecological hotspot ng Treasure Island ng Cuba ay isang napakalayo na tahanan ng ilan sa mga pinakapambihirang hayop sa Caribbean. Isang taguan ng pirata, isang beses na kolonya ng Amerika at isang biodiverse hotspot na tahanan ng mga nanganganib na buwaya, parrots, pating at pagong. Ang Isla de la Juventud ng Cuba ay isang palaisipan. Ang pinakamalaking isla sa labas ng Pampang ng Caribbean ay nasa 60 milya sa timog mula sa mainland at ito ay isang hugis kuwit na arko ng mga palms na pine tree, citrus grove at marble hill na kakaunti ang makikita ng mga or ng mga bisita. Sa nakalipas na mga siglo, ang mga tunay na pirata ng Caribbean ay nadulas sa mga cove ng isla na may mga bangka na nagdadala ng ipinagbabawal na nadambong. Ngayon, ang mga bisita ay magmumula sa daungan ng Batabanya, 56 na kilometro sa timog ng Habana sa 3 oras na biyahe sa ferry ng nagkakahalaga ng 50 sentimo ng Cuban pesos at 35 eurong nangangailangan ng pagpapareserba ng 1 buwan ng maaga o pag-secure ng upuan sa mga hindi regular na flight. Bago ginawa ang tagalikha ang nilalaman ng India na si Mr. Nobody Daddy
Ang termino mekos-mekos na literal na nangangahulugang mix-mix na patok sa social media, mayroon ng sariling original na version nito, ang Pilipinas. Isang malamig at matamis na dessert na siguradong tama ang apoy lalo na sa matinding init. Ang halo-halo ay tinuturing ng ilan bilang hindi opisyal na pambansang dessert ng bansa ay isang sikat na malamig na dessert na binubuo ng dinurog na yelo at evaporated milk na literal na hinahaluan ng iba pang sangkap. Karaniwang kasama sa mga sangkap, ngunit hindi limitado sa ube, leche flan, langka, sago, gulaman, pinipig, minatamis na saging, at minatamis na kamote. Mga kwento sa tabi-tabi. Kaganapan sa Kabagyo, ating tunghayan. At para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay kilala sa mga umuunlad nitong programa sa pangangalaga ng agila? Ilang organisasyon sa Davao ang nakatuon sa pangangalaga at pagpoprotekta sa mga critically endangered Philippine eagle? Yan po ang mga balita sa araw na ito. Mangyari pong mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa lahat po ng mga kaganapang nangyayari dito sa Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martihe Caso. Magandang umaga.